Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ating depensa. Barko mula sa China binangga ang fishing boat ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow and like na rin ang aming Facebook page na nasa description na ang link, ibinahagi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, na may isang mangingisdang Pinoy ang nawawala matapos banggain ng isang Chinese commercial vessel ang sinasakyan nilang bangkang pangisda sa karagatan ng Zambales noong July 7. Base sa report ng Philippine Coast Guard kay Tolentino, binangga ng Chinese commercial vessel na Yangfu ang isang maliit na bangkang pangisda na lulan ng dalawang Pinoy noong July 7 bandang alas 12:30 ng tanghali. Kinilala ang nawawalang mangingisda na si Jose Mondeñedo habang ang kasama naman nitong si Robert Mondeñedo ay nakaligtas sa insidente. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng ating mga otoridad ang paghahain ng nararapat na kaso. Makikipag-ugnayan aniya ang Pilipinas sa International Maritime Organization para matukoy kung saan nakarehistro ang Yangfu vessel. Pwede rin aniyang makipag-ugnayan ang ating pamahalaan sa Chinese Embassy kung mapapatunayang Chinese ang may-ari ng Yangfu vessel. Sa ngayon, binigyang diin ni Tolentino na ang pinakamahalaga munang mangyari ay mahanap ang nawawalang mangingisda. Tanghali, kung saan ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yangfu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea, malapit sa Bajo de Masinloc. Nasa akin yung coordinates, at dahil dito lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda na ang pangalan ay Jose Mondeñedo. Si Jose Mondeñedo ay huling nakitang palutang lutang, at yung pangalan niya July 7, 2003 sa may West Philippine Sea. At ang pangalan ng barko na bumangga ay Yangfu. Ito yung coordinates kung saan nangyari. At kagabi ay nagbigay ng update sa akin si Admiral Gaban, ang Chief ng Philippine Coast Guard, kung saan sinasabi niya at kinumpirma niya. Ito yung text niya. Good evening, sir. Hinahanap na po natin since July 7, sir. As soon as reported po sa atin, sir, ng Coast Guard Vessel 4003, did first as it's been patrolling Bajo de Masinloc. Then today, Coast Guard Vessel 4407 relieved the ship, sir. Coming from Admiral Gaban. I've also directed the Coast Guard NCR Central Luzon to initiate investigation for appropriate filing of a case against the responsible vessel. And it would seem, ito yung pangalan nga ng vessel, baka mali lang ang pronunciation ko, Chinese characters, Yangfu, isang malaking barko na binangga muli yung ating mangingisda na nangingisda at nawawala si Ginoong Mondeñedo since July 7. So, yan po yung ating breaking news sa inyo. Kung matatandaan nyo, matagal-tagal na meron din nangyaring insidente nito sa may Dalampasigan malapit sa Pangasinan, kung saan meron tayong na-file na nakaso at nag-report na rin po sa akin ng Department of Justice na kahit walang koordinasyon at tulong ang Marshall Islands, ay nasampahan na ng kaso yung isang barko. Kung matatandaan nyo, nag-hearing tayo mga ilang buwan na, matagal-tagal na yon, kung saan meron ding nasawi na mga mangingisda tayo. So ito, kumpirmado ito, July 7. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para marinig nyo yung isang nag-report sa akin sa pangyayaring ito. Ang pangalan nung nabangga ay si Robert Mondeñedo. 12:30 Robert at Jose yan. Nakita na lang palutang-lutang. Yes po, nakita siya ng isang dumadaan na fishing vessel. So positive Chinese vessel yan nakatangga?
ultimate Chinese character daw po yun yung dumaan dapat si Captain. Tsaka na-report na to sa Subic Coast Guard din. Yes ma'am, naka-commander po ng Coast Guard Subic, siya po nakakalat lahat talaga. Okay. Salamat, salamat po siya, salamat. Yan po ay tinig ng isang konsihal ng San Marcelino, Zambales. Ang pangalan niya ay Councilor Lee Aquino. Okay na tayo nun. Oh. Yes. Hindi po ano yon, hindi milisya. So meron na kayong breaking news. Next. Hindi ko alam kung sa freedom of navigation siya, kung ano man ang nangyari. So, ongoing pa yung investigation kasi yung huling text sa akin ni Admiral kagabi pa yon. Kagabi pa yon. Missing si Mr. Mondoñedo. Magkapatid kasi yon eh. Si Robert at saka si Jose. Yung isa na naligtas kasi na hindi siya, nakakapit siya dun sa bangka. Na isa. Nangingisda sila. Nakatali sa payaw. Nakatali sila sa payaw ng banggain ng isang dambuhalang barko ng alam niya na, Yang Fu. Ang sa ngayon, kulang pa yung kasi tumakas eh. Hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda. Tumakas na siya dire-diretso. So, identified naman siya. Malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. Just to be hello. Ay, sir, sorry. Nangyari to July 7. July 7. July 7, nakita rin yung bangkay nung mayroon. Hindi na nakikita pa yung isa. Hanggang ngayon, hinahanap pa. Anaki, dalawa yun eh. Yung isa... buhay. Buhay yung isa. Oho. Yung si Jose, ito yung missing pa. Kaya nakipag... yung pamilya noong nawawala, nakipag-ugnayan doon sa... nag-report din sa akin. At yung nag-report sa akin ay humingi ng tulong para humingi ng assistance sa Philippine Coast Guard. At si Admiral Gaba naman ay umaksyon kagad. Kagabi, yung binasa ko sa inyo yung mga text messages na hinahanap na raw nila at nagrelyebo lang yung dalawa nilang barko sa area, yung MRRV 4003, pinalitan ng MRRV 4407. Siguro alam niyo na MRRV, multiple rescue, diba? V is vessel, response is R. ECG on multiple rescue response vessel. Dalawa. Mm-hmm. Missing na yung isa. Palutang-lutang nung huli nakita. Share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.